Ito, general po, sa mga unsaved at mga saved. Okay? Ang sabi ng Bible sa 2 Peter chapter 3, verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos po natin, mahaba ang kanyang pasensya, mahaba ang PC niya. Ano, hindi siya agad-agad na mamalo. Tingnan nyo, ano, kung lahat tayo siguro, isang mali pa lang, pinalo na, baka hindi na tayo nakabalik eh. Tama po ba? Oo. Ang ibig sabihin nun, the Lord is giving us a great chance to come back. Pero tandaan ninyo, ang sabi rin ng Bible, the Spirit of God will not always strive with men. Naintindihan nyo po? Kasi banal siya eh. Ibig sabihin nun, hindi siya palaging magbibigay ng pasensya sa katigasan ng ating ulo. So alam ng Diyos kung babalik ka. First of all, diba, gumagawa ka ng mali ngayon, but He knows you will come back and He is giving you a chance to come back. Kaya hindi ka pa niya pinapalo. Pero kung naiinip na ang Diyos, pipitikin ka muna niyan. Pitik muna. Pag hindi mo naramdaman ang pitik ng Diyos, malamang batukan ka sa susunod. Oh, yan ang... In-exaggerate ko lang po ah. Pero ito pong ibig sabihin, nagpo-progress yan eh. Nagpo-progress ang disiplina ng Diyos. Sa isang circumstance, pwede mo na kaagad makita na ang Diyos nagpapaalala. Now, remember this. Before the Lord spanks His children, He will remind you with His words. Oh, kaya attend kayo na Sunday school para may ma-remind tayo. Huwag nating isipin na alam natin lahat. Diba? Kahit Sunday school teacher ka, kahit nagbabasa ka ng Bible mo, may devotional time ka, attend ka ng Sunday school kasi you might be missing a great lesson in your life from the Word of God. Okay? At saka, pag ayaw mo makinig sa salita ng Diyos, you are inviting a curse. You are inviting, nag-iimbita ka ng pagpalo, pag ganun. Kasi pinapakita mo sa kanya, you don't want to listen to him. Kahit ayaw niya yung preacher, listen. So, ang gagawin natin as a child of God, i-disregard mo yung personality ng ginagamit ng Diyos para ihayag niya kanyang salita because God wants to speak to us. Para paalalahan niya na tayo sa mga mali nating ginagawa. Maniwala kayo, ang dami nang nasirang buhay dahil hindi nakikinig sa salita ng Diyos. At kinakailangan pang paluin, hello, masakit ang palo. Diba? Kailangan pa natin paluin para tayo ibalik. Hindi kailangan mangyari yun, kapatid. Don't wait till it's too late. Amen po. Pero ang masarap dito, alam mong mahal ka ng Diyos. Ayaw nating makinig pero inaabot pa rin niya tayo. Sa mga sitwasyon, sa mga hindi ka nais-nais na kalagayan because He wants to bring us back into His fold. Ganun po ang Diyos. Ano, so, yung haba ng pasensya kaya hindi ka pa pinapalo. Huwag mong abusuhin ang kabutihan ng Diyos. The Lord is good because He wants to draw us back to Him through His goodness. Oh, mabait ba ang Diyos? Hindi ka pinalo agad? If we realize how good our God is, how loving our God is, ano isusukli mo dyan? Ano ba isusukli natin sa kabutihan ng ating Panginoon? Di ba? Pagiging pasaway pa rin? Ang bait na nga ng tatay mo, pasaway ka pa? Ang dami diyang anak, ginugulpi, binubugbog eh. Pero nagkaroon ka ng tatay na isang mapagmahal, mabuti, mahabang pasensya, mapagpala, binibigyan ka ng pagkakataon. Anong isusukli mo, kapatid? Be thankful and live that thankfulness. Live that gratitude na meron ka sa iyong Panginoon. Sabi nga ng psalmist, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Diba? Anong gagawin ko?
Sabi niya, I will fulfill my vows. Hello? Ano man ang pangako mo sa Diyos, tuparin mo. Nangako ka ba na, from now on, Lord, magtatapat na ako? E di magtapat ka na. Huwag nang patumpik-tumpik pa kasi ang buti-buti ng Panginoon sa iyo.